Okay, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, Batang Maynila Toids. Pag-usapan natin itong ipinost ng isang Facebook page. Ayon sa Baylon ngayon, ratings ng EAT ng TVJ sa TV5, spaghetti pababa ng pababa. Huling tatlong linggo, Charis. So, nagpatawa pa. Sa una lang malakas, na curious lang talaga ang mga tao kaya maraming nakimarites sa pilot episode ng EAT noong July 1, 2023, Saturday sa TV5. At ito, inilabas niya yung naging ratings ng EAT. Simula July 1, 8.4%, July 3, 6.3%, July 4, 5.0%, at July 5, 4.6%. Samantala, consistent naman na naglalaro sa 3 to 4% ang average ratings ng its showtime. Ayon sa AGB Philippines na tanging urban lamang ang sinusukat pagdating sa TV ratings, di tulad sa Kantar na mas malawak at sakop ang urban and rural areas. So yan ang post ng Baylon ngayon. Etong Baylon ngayon, kung titingnan ninyo yung kanilang Facebook page, kitang-kita na ito ay isang kapamilya page. Wala naman po tayong problema doon. Kasi kanya-kanya po talaga yan eh. Merong kapuso page, merong kapamilya page, merong kapatid page. Kanya-kanya po yan eh, di ba? Hindi naman natin na pwedeng pigilan sila na magtayo o gumawa ng sarili nilang page. Hindi pwede yan kasi lahat tayo ay malaya na sumuporta sa isang grupo. Halimbawa, itong Baylon ngayon, sumusuporta sila dito sa It's Showtime. Wala pong problema yan kasi karapatan ninyo yan eh. Di ba? Hindi namin kayong pwede pakialaman, hindi namin kayo pwedeng pagalitan dahil sumusuporta kayo sa It's Showtime. Hindi ganun. Oh. Kaya kayo din dapat, ha, mga kapamilya, huwag kayong magagalit sa mga sumusuporta sa mga kapatid. Huwag kayong magagalit sa sumusuporta sa EAT ng TVJ at Digit Number Cards. Kasi kanya-kanya nga tayong kanya-kanya tayong pananaw. Kanya-kanya tayo ng sinusuportahan. Kasi nakikita ko dito sa ating YouTube channel, kapag pinagtatanggol natin itong TVJ, maraming nagagalit. Bakit ba dinadamay mo itong It's Showtime? Dapat ang tirahin mo lang yung Itbulaga ng Tape Incorporated. Yun naman ang may problema eh. Ba't dinadamay yung It's Showtime? O yan, mga naririnig natin sa ating mga kaibigan na kapamilya. So sana huwag ganun. Huwag ganun kasi karapatan ng mga sumusuporta sa TVJ, karapatan nila yung ginagawa nila. Kasi hinahayaan nga din kayong sumuporta dun sa gusto ninyo eh. So, kanya-kanya yan. Kanya-kanyang gusto. Kanya-kanyang paborit. Kanya-kanyang paborit yan. Halimbawa, paborito mo adobo. Ako, paborito ko Bicol Express. Porke ba paborito mo adobo? Gusto mo, paborito ko na rin adobo. Hindi ganun. Diba? Kumain ka lang, kainin mo lang yung adobo, magpakabusog ka, ubusin mo hanggat kaya mo. Ako naman, kakain ako ng Bicol Express, ubusin ko to, it's. Huwag mo akong pakialaman kung gusto ko to. Diba? Habang kumakain ka ng adobo, kumakain ako ng Bicol Express, mag-usap tayo, magkwentuhan tayo. Di masaya, diba? Kesa man magkasama tayo, pinipilit mo sa akin yung adobo. Ayaw ko nga ng adobo eh. Gusto ko Bicol Express. Ba't mo ako pinipilit? Ato nagsisimula yung awayan. Di ba? So, dapat irespeto natin yung gusto ng bawat isa. Ngayon, nagkakaroon lang ng problema kasi minsan kapag nagsasalita tayo ng totoo. Kasi kapag nagsalita tayo ng totoo, iniisip nila, sinisiraan na natin sila. Hindi po ganun yun. Kagaya nito, nagpost itong Baylon ngayon. Ratings daw ng EAT ng TVJ sa TV5, pababa ng pababa. Anong gagawin ko? Magagalit ba ako dito sa Baylon ngayon? Dahil sabi niya, pababa ang ratings ng Itbulaga. Kasi kapamilya to eh.
Sabi mo kapamilya yan, ako, sumusuporta ako sa TBJ, sa TB5, sa kapatid. Ano, magagalit ako dito sa nag-report na pababa ang ratings ng EAT? Siguro kung yung isip ko, makitid, magagalit ako. Kasi nga, iisipin ko, kapamilya kasi yan eh, kaya sinisiraan niya ang TBJ. Eh kung mababaw ang isip ko, kung ako Tolonges, ganun ang iisipin ko, magagalit ako dyan. Pero hindi eh. Kasi unang-una, yung numerong inilabas nila, totoo eh. Totoo naman eh. Totoo naman na pababa ng pababa yung ratings ng EAT ng TBJ sa TB5. Hindi naman natin pwede itago yan eh. Hindi naman tayo katulad ng iba na number 3 kulelat na. Eh pinipilit pa rin na siya yung number 1. Hindi tayo ganun. Doon tayo sa totoo. Di ba? O totoo naman talaga yan eh. Lumabas yung mga numero na yan. Kaya lang ang problema dito sa nag-post na kapamilya page, kulang yung report. Kulang eh. Kulang yung report eh. Sinabi niya, pababa ng pababa ang ratings ng EAT ng TB5. Pero, hindi nila isinama sa report na itong It's Showtime ay pababa rin ng pababa yung ratings. Oh. Pababa din naman eh. Yung It Bulaga ng Tape Incorporated, ano, pataas ba? Pababa rin naman eh. Diba? O, tingnan nyo. Diba? So, dahil siya ikapamilya, medyo bias siya. Oh. Pero okay lang yun, naintindihan ko yun, kasi nga, kapamilya page to eh. Alam nga naman magsalita siya, gumawa siya ng report, gumawa siya ng post na alam niyang makakasira dun sa sinusuportahan niya. Hindi ganun. Oh. Ngayon, tayo na sumusuporta, halimbawa sa TBJ, nakita natin to, tama yung report. Pababa yung, ano, yung ratings ng EAT. Pero kulang eh, kulang yung report. Dapat inireport nyo rin na pababa rin yung ratings ng It Showtime at ng It Bulaga ng Tape Incorporated. O, di ba? Para patas. Ay, sinasabi ko. Ay, sinasabi ko. Huwag po kayong magagalit kung nagsasalita kami ng totoo. Ha? Kasi gusto nyo lang ata. Kayo pwede magsalita. Kami, hindi. Huwag ganun. Diba, patas lang tayo. Meron kayong karapatan, meron din kaming karapatan. Igalang na lang po natin ang karapatan ng bawat isa para masaya ang mundo. Diba? Okay, o ito, pag-usapan na natin pababa daw ng pababa itong ratings ng 18 ng TBJ. Totoo yan. From 8.4% nung opening, nung Monday 6.3, July 4, 5.0, 4.6 nung Wednesday. Pero kahit pababa ang ratings nila, take note, sa tatlong noontime show, EAT ng TBJ pa rin ang may pinakamaraming nanonood. Number one pa rin pagdating sa noontime, etong EAT ng TBJ. Ayun yung hindi nila nireport dito. Tapos magagalit sila, bias daw ako, bakit hindi ba sila bias? Hindi ba kayo bias? Oh, eh sinasabi natin. Okay, so pababa ng pababa. Bakit nga ba pababa ng pababa? Oh, ito July 1 ng ano, 8.4 ang taas eh, naging 6.3. So, maaring dahilan kasi medyo yung hype medyo nag-subside na. Sinasabi nila na curious lang talaga ang mga tao kaya maraming nanood dun sa pilot episode. Pwede 'yan. Tayo, patas tayo rito, hindi tayo katulad ng iba. Na laging kontra. Kahit tama na yung sinasabi, laging kontra. Ito medyo no, medyo may tama ito. Na-curious yung mga tao. Siyempre, nawalan halos 10 buwan itong TBJ. So excited sila na makita uli. Kaya ang dami talagang nanood. Talagang na-curious, talagang inabangan. Ha? At isa pa Sabado 'yun eh. Walang pasok eh. So halos lahat ng mga tao ay nanood sa opening ng EAT ng TBJ dyan sa TB5. So Monday, bumaba, naging 6.3, pababa ng pababa. At noong July 5, 4.6%. So ibig sabihin ba nito, tuloy-tuloy ang pagbaba ng ratings ng TBJ sa TB5? Well,
sa tingin ko, kung bababa man uli, if ever na bababa uli, minimal na yan. Kasi ang matitira dyan, yung mga organic na viewers ng TVJ dyan sa TV5. Parang ganun din sa It's Showtime. Ang nanonood ngayon, yung mga organic nila, yung talagang sumusubaybay sa It's Showtime. At doon naman sa It Bulaga ng Tape Incorporated, ang mga nanonood doon, yung mga organic na mga nanonood sa GMA7. So, etong bandang huling ratings, dito na makikita kung sino talaga ang may mas maraming organic viewers sa mga susunod na linggo. Lalabas na dyan kung sino talagang sinusundan ng tao. Kasi mame-maintain na yung ratings na yun eh. Yun na nga yung organic, yung talagang nanonood. Hindi yung nakiusyoso lang. At regarding naman dito sa pagbaba ng ratings ng EAT ng TVJ, meron po kasi akong nabasa na komento ng isang legit Dabarcads. Nagsuggest po siya. At sana kahit papaano makarating ito sa pamunuan ng EAT, ng TVJ at Legit Dabarcads dyan sa TV5. Kasi nanonood po siya at meron po siya napansin. Sabi niya, dun sa opening ng show, parang ang haba-haba daw nung duktungan. At nakita niya dun sa mga nanonood, nagbasis siya sa online na kapag mahaba na masyado yung segment, yung mga nanonood kumukunti. Siguro, nauumay. Pwede nating sabihin ganun. At kapag portion na ng Vortast 5, yung lalaking mga macho na nagsasayaw-sayaw na parang Becky, doon tumataas uli yung viewership ng EAT ng TBJ. So, nagsasuggest siya na baka pwedeng medyo paiklian ng konti yung mga segment para hindi na umay yung mga tao. At gusto nila, ito mga kababayan, ito yung sinasuggest nila, baka pwede naman ibalik nyo yung Pinoy Henyo. Oh. At yung sugod bahay. Kasi yun yung mga tumatak sa mga tao. Yung talaga yung segment nila na talagang nami-miss ng mga legit na Dabarcads. Baka daw yun ay nakaka-apekto na sa ratings kasi wala yung mga segment na yun. So sana, wag na raw patagalin, maibalik yung dalawang segment na yan. Kasi kung mapapansin ninyo, yung sa It Bulaga ng Tape Incorporated, yung Gina Gina Yorme, mabenta yan eh. Maganda po kasi yung portion. Nakakatulong sila sa tao. Isa pa, magaling magdala si Yorme. Ha? So, baka pwede naman daw maibalik yung original. Maibalik yung Sugod Bahay, pati yung Pinoy Henyo. Kasi nangyari, mas nauna pa nagpalabas yung generic na gaya na. Dapat ibalik ng TBJ kasi sila yung original. Di ba? So, yun lang. Pinaabot ng ating mga legit na Dabarcads na tagasubaybay ng EAT, ng TBJ dyan sa TV5. Sana makita uli nila yung segment na yun at mapanood. At pwedeng yun ay makatulong para tumaas uli yung ratings ng TBJ dyan sa TV5. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.